bawat isang bansa sa Southeast Asia ay may mga sari-sariling mga tarantula species at ang mga species na ito ay matatagpuan mo lang sa kanilang mga sariling mga bansa. At maging ang Pilipinas ay mayaman sa mga nilalang na nabubuhay sa kalupaan at maging sa karagatan. At dahil dyan mga kabarangay, ang Pilipinas ay pinagpala din sa mga iba't ibang mga uri ng mga makukulay na tarantula. Ngunit iilang Pilipino lang ang nakakaalam tungkol dito. At napakarami pang mga species ng tarantula sa Pilipinas ang hindi pa natutuklasan. Kaya sa video na ito mga kabarangay ay ipapakilala ko sa inyo ang 10 pinakamagagandang uri ng tarantula na matatagpuan dito sa Pilipinas. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bagong salta ka lang dito sa Pitong Gatang, pindutin mo na ang subscribe button para magkabarangay na tayo. Number 10. Selenocosmia SP Summary. Ang Selenocosmia SP Summary mga kabarangay ay kilala din sa tawag na Summer Cave Tarantula. At ito ay karaniwang makikita sa mga kuweba ng buong isla ng Samar. Sadyang mahiyain ang uri ng tarantulang ito mga kabarangay, pero nagiging extremely defensive sila kapag nakakaramdam sila ng panganib. Ang Summer Cave Tarantula mga kabarangay ay isang semi-arboreal tarantula at ito ay unang nadiskubre ni Louis Giltay noong taong 1935. Ang Summer Cave Tarantula mga kabarangay ay isa sa mga official tarantula species ng Pilipinas. Ang Selenocosmia summary ay mayroong leg span na umaabot ng hanggang 16 to 18 centimeters. At ang tarantulang ito mga kabarangay ay hindi aggressive at ang kanilang venom ay hindi naman gaano kalakas upang ikamatay ng isang tao, pero meron pa rin itong minor effect sa ating katawan. Number 9. Selenocosmia perbumi. Ang Selenocosmia perbumi ay kilala din sa tawag na Filipino gray-leg tarantula. At ito ay commonly na matatagpuan sa mountainous region ng Negros Island. But most of them ay mahahanap sa Mount Canlaon. And it was first discovered by a German arachnologist na nagngangalang Dr. Gunther Smith noong year 1999. The word perbumi comes from Dr. Gunther's friend named Joel Perbum na isang kolektor at nag-aaral din tungkol sa mga arachnids. At tinawag itong Filipino gray-leg tarantula dahil sa kulay ng legs nito na color black na may pagka-light gray sa dulo. They are not aggressive, but when they feel they are in danger, they simply become defensive. The Filipino gray-leg tarantula can attain a leg span of up to 4 to 5 inches. Its body length from the eye to the rear of its abdomen measured 2 to 3 inches. At ito ay kabilang din sa mga official tarantula species ng Pilipinas. At ang venom ng tarantula na ito ay hindi rin sapat upang ikamatay ng isang tao, pero nagdudulot ito ng sugat sa balat at lagnat. Number 8. Selenocosmia SP Cordillera. Ang Selenocosmia SP Cordillera ay isang old world tarantula at ito ay na-discovered noong year 2015. Ang Cordilleran tarantula ay matatagpuan sa mga ilang lugar ng Cordilleran Administrative Region. Ang tarantulang ito ay hindi pa kabilang sa official tarantula species ng Pilipinas. Dahil wala pang scientific study tungkol sa tarantulang ito, and the other information about this tarantula is unfortunately still unknown. Hopefully, in the next days, months, or years, there will be a scientific study about this gorgeous tarantula. Pero mga kabarangay, ang average size ng Selenocosmia species is around 4 to 5 inches. Maybe that's how big the Selenocosmia SP Cordillera is.
Number 7, Romblon Pink Tarantula. Ang Romblon Pink Tarantula, mga kabarangay, ay karaniwang makikita sa mga isla ng Romblon. Ang Romblon Pink Tarantula, mga kabarangay, ay hindi naman ganun kahirap hanapin. Pero sadyang napakahirap lang nitong hulihin dahil sa sobrang bilis nitong tumakbo. At ang tarantulang ito, mga kabarangay, ay hindi rin pakabilang sa mga official tarantula species ng Pilipinas. Dahil wala pang scientific study ang ginawa tungkol sa behavior ng tarantulang ito. And the other information about this tarantula are also still unknown. So far, this is the only pink tarantula found here in the Philippines. The Romblon pink tarantula is also an old world tarantula. Ang mga old world tarantula, mga kabarangay, they are relying on their speed and venom to survive a threat. That's why, ang Romblon pink tarantula, mga kabarangay, are quicker to flee and tend to bite when cornered. Number 6, Bloody Red North Luzon Tarantula. Ang Bloody Red North Luzon Tarantula, mga kabarangay, was first discovered in a lowland body terrain of North Luzon region. At tinawag itong Bloody Red North Luzon Tarantula because of its color that looks like a blood. Ang maximum size ng isang male Bloody Red North Luzon Tarantula ay umaabot hanggang 7 inches. And the other information about this tarantula are still unknown. But there's a Facebook page and YouTube channel named Gorbixotics who have an ongoing scientific study for the proper identification of this recently discovered tarantula. And hopefully, they will be succeed in their studies about this wonderful creature. The Bloody Red North Luzon Tarantula are one of the most gorgeous tarantula, and I can say this is one of the most unusual discovered tarantula here in the Philippines. Number 5, Palawan Blunt Tarantula. Ang Palawan Blunt Tarantula, mga kabarangay, ay ang pinakapopular na species na mahanap mo sa mga exotic pet shop dito sa Pilipinas. Ang Palawan Blunt Tarantula, mga kabarangay, ay kilala din sa tawag na Palawan Black and White Tarantula. This old world tarantula thrives in a warmer and more humid condition. The Palawan Blunt Tarantula is commonly found throughout the islands of Palawan. Currently, most habitats here in the Philippines ay kinukonsidered nila ito as a part of the Selenocosmia species. But recently, research has pointed toward na ang Palawan Blunt Tarantula, mga kabarangay, ay isang bagong genus ng tarantula. The Palawan Blunt Tarantula is one of the most famous tarantula here in the Philippines. This tarantula can attain a maximum leg span of up to 18 centimeters. At maraming mga Filipino tarantula keepers are fascinated by this very gorgeous creature. The Palawan Blunt Tarantula are not aggressive, pero wag pa rin itong hahawakan ng basta-basta because there's always a chance na kagatin pa rin kayo nito. But the venom of this tarantula are not fatal to humans. At ang Palawan Blunt Tarantula, mga kabarangay, ay hindi rin pakabilang sa mga official tarantula species ng Pilipinas. Number 4, the Ornithoctonaenae South Mindanao. Ang Ornithoctonaenae SP South Mindanao, mga kabarangay, is also known as the Southern Mindanao Earth Tiger, ay isa sa tatlong arboreal tarantula na na-discovered sa Mindanao Island. At kapag sila ay isling or maliliit pa lang, sila ay sobrang maliliksing gumalaw, and they spend almost all the time on their burrows. At sila ay pasorial kapag maliliit pa lang,
But when they hit adulthood, they would go up to the trees and become more arboreal. The Mindanao Earth Tiger is an old world species that lack of earth indicating hair on their abdomen. They are skittish, fast, and aggressive. Anyway, mga kabarangay, ang maximum size ng Ornithoctonene SP South Mindanao is about 5 to 6 inches. Sa ngayon, mga kabarangay, hindi pa kabilang ang tarantulang ito sa mga official tarantula species ng Pilipinas. Huwag na huwag itong hahawakan ng basta-basta, mga kabarangay, dahil sobrang painful daw ng kagat ng tarantulang ito. Pero ang venom ng tarantula na ito, mga kabarangay, ay hindi naman nakakamatay, but it may cause some minor effect, but it's not fatal to humans. Number 3. The Pliugilus SP Diarysis Black. Ang Pliugilus SP Diarysis Black, mga kabarangay, ay isang bagong discovering tarantula at hindi pa ito matukoy kung ito ba ay isang bagong species ng Pliugilus. And it was first discovered by the research team of Gorbik Sotics and Mr. Volker von Wirth. And they discovered it in the Western Visayas region. At masasabi natin, mga kabarangay, na ang Pliugilus SP Diarysis Black is very unique among other local tarantula here in the Philippines. Dahil ang tarantula na ito, mga kabarangay, ay merong dalawang small recognizable round mark shape sa kanyang abdomen. At napaka-defensive nito para sa isang dwarf species, hindi katulad ng Philippine dwarf tarantula na maamo at hindi pumapalag. They tend to pose and stand a fight when threatened, at kakagating ka nito dahil ito ang ginagamit niyang defense mechanism. At ang size ng tarantulang ito, mga kabarangay, ay halos parehas lang sa Philippine dwarf tarantula. At ako mismo ay na-amaze when I saw the picture of this beautiful creature. And I'm sure this is the most unusual tarantula ever found in the present time. Number 2. The Orpnacus Philippinus. Ang Orpnacus Philippinus, mga kabarangay, ay kilala din sa tawag na Philippine Orange Tarantula. Pero mas kilala ito internationally sa tawag na Philippine Tangerine. And it was first discovered again by Dr. Gunter Smed in the year 1999. Ang Philippine Tangerine, mga kabarangay, ay commonly na mahahanap sa mga isla ng Panay at Negros. At sila ay karaniwang nakatira sa mga malalamig na part ng kagubatan. At gumagawa sila ng butas sa lupa upang maging tirahan nila. Ang Philippine Tangerine ay naging internationally famous dahil sa kulay nito. They are also known as burrowers and heavy webbers. Ang tarantulang ito, mga kabarangay, ay talaga namang kakaiba sa lahat ng mga local tarantula dito sa Pilipinas. Because of its beauty and vivid colorful orange appearance, which makes the Philippine Tangerine stand out in its class. The Orpnacus Philippinus have a soft frame with a long slender legs, a pill-shaped abdomen, and an overall sleeker built at a maximum length of around 6 inches. At ito ay kabilang din sa mga official tarantula species ng Pilipinas. Ang Philippine Tangerine, mga kabarangay, ay merong mga malalaking pangil. At ang venom ng tarantulang ito ay hindi rin nakamamatay sa tao, pero ang kagat nito ay napakasakit and you will feel a slight effect on its venom such as vomiting, wounds, and fever. Number 1. The Blue Panay Tarantula. Ang Blue Panay Tarantula, mga kabarangay, ay isang exotic and extremely rare species ng tarantula. Ang Blue Panay Tarantula, mga kabarangay, ay karaniwang matatagpuan in the whole islands of Panay. Ang Blue Panay Tarantula, mga kabarangay, ay isang arboreal tarantula and they can reach a maximum leg span of up to 7 to 10 centimeters. This species of tarantula ay hindi naman aggressive,
so if you don't provoke them, they won't initiate to attack. This species of tarantula prefers living in a dry area with a little to moderate rainfall. In most cases, matatagpuan mo sila sa mga sanga ng puno o kawayan. Ang madalas na kinakain ng tarantula na ito, mga kabarangay, ay grasshoppers, cockroach, and small crickets. At talaga namang napakaganda ng tarantulang ito, mga kabarangay, because of its bright blue color. Some tarantula keepers say and agree that the blue panay tarantula is the most beautiful tarantula you can find here in the Philippines. Ang venom ng tarantula na ito ay hindi rin nakamamatay sa tao, pero wag pa rin sana itong hahawakan ng basta-basta. So ayun nga mga kabarangay, ang 10 pinakamagagandang tarantula na makikita dito sa Pilipinas. Ang top 10 na ito ay ayon lamang sa aking sariling paningin. So kapag hindi kayo sang-ayon, pwede kayong mag-comment sa ibaba. Muli, ako nga pala ang inyong kapitan dito sa Pitong Gatang, ang mga kaalaman na hindi chismis na pag-uusapan lang. Kaalamang walang labis, walang kulang. Salamat hanggang sa muli mga kabarangay!